Puso M. Good morning, guys. So, pupunta tayo sa Clark International Speedway this morning for my first track day. Matagal ko na siyang hinanda. Like, marami ka kasing iisipin. Pero, it started with yung kotse natin. Kinabitan natin ng bike rack para we can bring our own bike. Ayan, nakita mo mga tracksuit yan. Helmet, yung mga camera stuff. I enrolled with Motocamp kasi I think, I'm not sure if sila lang ba may weekends kasi hindi ko kasi kaya mag-session ng during weekdays because of the my busy schedule. And Motocamp, may available naman sila on weekend. So doon ako nag-enroll. So ang parang expected na gastusin dito is aside from how you transport your bike or mag-rent ka ba ng bike. Pero let's just say my setup right now. For the 1v1, one-on-one coaching training session ni Motocamp, 14k. Tapos, if you are going to rent the truck, kailangan mo magbayad. Small truck, 3,500 or 3,000, I think. Tapos, big truck, 4k. Toll, your gas, yun yung mga expect mong gastusin. Every time napapasok tayo sa truck, kailangan clear. So yan, environment. Nasa ideal environment tayo kung your skills. Sorry, concept. Baga na, imagine ninyo, pag umahatan ko, pag nag-accelerate kayo, dito yung bigan. Ibang pagka nag-brake naman tayo or nag-accelerate sa truck. Nag-open tayo ng throttle, nasan yung weight? Sa likod, di ba, sir? So, di ba, usually, yung likod, dito yung tumugulas. Okay? So, pagka meron tayong enough weight dito, sufficient na para lumaki yung contact patch, hindi tayo tumugulas. Kung tumulas man tayo, kakapit pa rin. Binabaganan ko yung entry speed to the point na nag-start na siya mag-lead. So, pagka nag-start na siya mag-lead, doon ko pinipick up yung motor by opening the car. Dito para hindi ito nilendin. Pagka nag-brake kayo sa likod, saan na pupunta yung weight? Pagka nag-decelerate? Sa harap, di ba? So, yung likuran nyo, mas konti yung traction niya. Diba? Mas delikado. Okay? Okay siya kung mababagal na andar, okay yun. Kasi pagka mabagal yung andar mo, tapos nag-brake ka sa likod, hindi na-alter yung andar eh. Yung lean angle, eh, di ba? Unlike pagka nag-brake ka sa harap, lalo na kung hindi smooth, tatayo siya. Tama, sir? So, dapat smooth. Kung di ba nandito tayo, para maiwasan natin ma-target fixate at ma-overshoot, okay? Kailangan at least 2 seconds ahead yung tingin. Okay? 2 seconds. So, hindi siya distance-based. Time-based siya. Para pagka bumilis yung entry natin, yung 2 seconds natin, lumalayo. Ngayon, first drill natin, yung 2 seconds ninyo, malamang, andito pa lang. Ayan. Nandito na kayo, dito yung tingin ninyo. Pero, since sabihin na natin na nakabisado nyo na yung corner, kung paano yung correct na pag-entry, yung 2 seconds ninyo, from here, nandito na. Alos na sa exit. So, yung magiging linya natin sa loob is outside. Ito yung outside line, ito yung inside line. So, outside line, inside line to. Okay? So, ang formula, outside, inside, outside. Okay? Dito tayo sa outside muna. Tapos, inside, outside. Ayan siya. Okay? Turbahan nyo na lang. Pangat yung drawing. Okay? This way, makakaiwas tayo lalo sa pag-overshoot. Kasi, we are maximizing the width of the track or string. Para maiwasan yung target fixation, no? Tama, meron kayong kung saan kayo nakafocus, diba? Look at where you wanna go. Turning your head, pagka lumitiko. Kasi to the point na babangga yung baba nyo sa shoulder. At the same time, gagamitin natin yung peripheral vision natin. Baka tumaba ako. Nadikit na? Sigit na. Nadikot siya, okay lang ba? Walang chest ka ba? Ako, hindi ako sa... Mag-boots ka muna. Ay, mga bala.
Maribot. Gagawin siya na ako. Nagpala. Boots muna bago. Bago ito, jacket. Bago kami. Sorry coach, hindi ko pa maintindihan. Nakalalay yung fingers niya sa clutch. Yung clutch actually ginagamit lang yun sa first year eh. Shift up kayo kahit hindi na kayo mag-clutch eh. Sa downshift nahihirapan pa ako pero upshift kaya na. Clutchless. Downshift na clutchless, delikado. Ah, easy. Okay. Kailangan mag-rev match para makashift. Oo, nag-rev match naman ako. So, ang feedback ko lang sa inyo, pagka i-exit, tapos doon yung mag-open ka ng throttle. Sa third cone. I see. Okay. So, mapapansin ko yan, pagka nag-open kayo ng throttle, yung exit ninyo, pa-slant, hindi pa-curb. Okay? So, yung chicane doon sa ano, sa after ng main straight, bilisan pa natin ng konti. Isa pa sinasabi ko kanina, sir, ano, medyo tungo. So, pagka inaangat ko to, ibig sabihin, doon ako nag-off ng throttle. Okay? So, dalawang beses ako lumilingon. Unang lingon ko, nakatingin ako sa apex. Okay. Parating na ako sa apex, yung pangalawang lingon ko, nandun na. Sa malayo. Okay? So, yun yung mga reference points natin. Unang turn, apex. Malapit na yung apex. Tingin na sa malayo. Tapos, mapapagas na tayo nun. Okay? Ganun po. Okay. Basta laging smooth lang. Hindi dudulas yung gulong. Okay. So, ngayon, ano naman to? Mainit masyado yung track. Kapit na kapit pa yung gulong. Okay. Tara, sir. Wala namang ibang tao, kaya okay lang. Sige. Yung kanina, you have to pick up the bike by opening the throttle. Okay, tapos babaan nyo pa yung center of gravity ninyo. Masyadong mataas. Kita ko kayo, ang haba ng motor. Mataas ha, mahaba masyado. Ang upper body. I see. Naka-clip dapat to. Okay. So, yung nagko-control sa upper body natin, yung lower back. Okay. So, kailangan gumanan pa ako? Oh, sir. Okay. Hangok, ganyan. Yung okay. Shoulder, papunta kung saan tayo pupunta. I see. Shoulder, pareho. Yeah. Okay. Yung kanina yung ginawa ninyo dito, yung sa chicane, okay yun. Okay. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung bakit dapat mababa yung center gravity. I see. Okay. It helps with the handling ng motor. I see. Pagka nag-bilin na. Okay. Sige. Practice mo na lang. Sharing nyo doon. Okay. Pansin ko nga. Ang nangyari lang,
na-overlean yung motor na hindi kailangan. Hmm. Bakit nag-overlean? Yung katawan nyo, baliktad. Ah, I see. So, hangok, matama na. I see. Okay. Okay. So, yun. So, at least alam nyo na yung pakiramdam ng medyo mas mabilis yung pagwalan. Stable naman, di ba? Oh, stable naman, stable lang. Naman. So, yun. This is your friend. Ulit sir, na-overlean nyo ulit yung motor. So itong upper body, baba nyo ng konti. Okay, tapos. Ang aim nyo, yung mukha dito sa side mirror. Ah, ganun ka ano talaga. I see. Okay. Okay. So pwede kahit isabay ninyo yung pag hang off sa pag counter steer. Pwede. Basta yung counter steer, kung saan kayo komportable, kung ipupusto o ipupulto, pwede po yun. Or both. Okay. Steady lang yan. Sige sir. Kung ano yung outside na knee. Yan. Ganun. Ah, hindi. Ito yung outside. So, hold that position ha. Angat nyo tong kamay. Dalawa. Ganyan dapat. Yan yung gumagana na muscle. Wala dito. Wala. Okay. Yan. Okay. Sige, sa kabila naman. Yan. So, angat. Ganyan. Okay. Ito yung nakakapit. Yan. Pagka nakahang off kayo dito, ito. Laging yung outside knee. Okay. Ganun yung pakiramdam. Ngayon, dagdagan natin ng lower body. Okay. So, sa entry pa lang, kahit 5 seconds or more. So, sige. Gawin nyo yung upper body ninyo. Yan. Angat yung dalawang kamay. Ganyan. Okay. So, ito yan. Kahit na dumulas yun, kahit na dumulas to, basta ito, nakadikit dyan, hindi kayo magulog. Kung kaya nyo slide-slide, kung iaangat nyo, konting-konti lang. Kung halimbawa kailangan nyo iangat ng medyo mataas, dapat dahan-dahan yung pagbaba. Kasi pag binagsak nyo yan, mararamdaman ang buong material. So, ano yung purpose natin kung bakit tayo nagbabody position? Para ma-lessen yung lean angle ng motor. Okay? Kanina, di ba na yun yung concern ko sa inyo? Na-overlean kasi yung katawan ng baliktad. Okay. Pag sinusunod natin yun, yung upper body it puts weight sa front, yung lower body it puts weight sa middle.
Tandaan mo, hindi nagpapaliko yung body position. Yung steering. Nice here. So guys, this is the big truck. Grabe no? The big truck is around 4.5 km. Oh! Grabe! Ganda! Uy, gustong ipasok si Hilux. Kanina ang ganda ng araw eh, no? Pag morning session, complete kanina. Pagkarating namin ng 8:30, nagmadali kami with the registration. Tapos, with Coach Casper, nag-quick discussion lang kami regarding sa drills na mga gagawin, mga basic knowledge, yung mga cornering, the weather took a turn this afternoon. Pag-lunch na kami actually. Tapos right now kasi, hindi siya yung full-blown na ulan eh. Alam mo yun, umaambon. Ayun, yun yung mahirap ngayon. So waiting game tayo. Pero today may private event. So sarado siya eh, no? Hindi pwedeng gamitin. Pero solid sa ano, pwedeng iahataw eh, no?
parang this will be my pinaka thoughts and insights after my first track day. So I started off really, really bad even after watching a lot of videos. Pero kasi wala akong preparation ba? Like, hindi kasi ako nagpa-practice ng body position in the first place. Kasi sinabihan nga ako ng kaibigan ko before enrolling na nakakatulong talaga kapag bumabangking ka sa Marilaki. Nakakatulong siya sa first track day mo. So, I guess that part is may learning curve para sa akin on that end. Kasi di ako sanay sa ganung bankingan tapos biglang matututo ng body positioning. So, yung first half of the day, hanggang 11 or 12, sobrang pangat talaga nung laro. As in, nagko-cross body ako kasi nanggaling ako sa ADVS. Yung gamit kong motor Z400 pa na naked. So, medyo upright pa siya. Hindi siya katulad ng sports bike na parang yung natural position niya, naka-attack position na. I think it got better and I really enjoyed yung parang afternoon session na parang third and fourth session na parang I really got to pick up the speed. Kung nakikita niyo yung first part of my yung track na ruta natin, kapag dating sa apex point, kapag naglilin na ako, medyo late ako nag-o ng throttle. So I got that right in the afternoon session na kapag lean ko pa lang, maaga ako nagto-throttle on. Sabi nga ni coach eh, parang nung in-edit ko kasi siya, hindi masyadong late ako nag-crack open ng throttle. So hindi ako sanay kasi natatakot pa ako in the morning eh. So parang makita niyan sa pag-exit mo na kapag nag-exit ka, kapag sobrang late ka ng on throttle, pagka-exit mo, medyo pahiga ka pa rin. Unlike kapag nasa apex pa lang, pagka-lean mo pala, nag-on ka ng throttle, parang paslant yung labas mo. So, after reviewing the footages, ganun nga yung lumalabas na concern nga. So, kung na ulit mag-second day, after ng first track day, habang ine-edit ko, parang gusto ko nang bumalik kagad eh, para mag-day 2. So, okay, masaya talaga. As in, I would definitely go back, for sure. So, si Coach Casper, yung naging coach ko, he was very patient. Okay yung discussion namin. Ano pa ba? I think more practice talaga sa body positioning. Then, babalik ako for day 2. Kailangan talaga more practice for sure. So, yun lang guys. Hope you enjoyed the vlog. See you guys around.